Good morning guys! We're here at Robinson's Manila. Pupunta ngayon tayo ng 10th Ave para lagay ko yung sticker doon. Actually, yun talaga yung pinaka-priority ko. Lalagay ko yung sticker doon kasi nga may papagawin na kong parang giveaway lang naman. But since pupunta rin tayo doon sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories, yung lagi natin pinagpapagawaan ng motor, mag-share na rin ako ng mga ideas, mag-share na rin ako ng mga information na ginagawa ko sa aking motorsiklo. Kasi ngayon tumatakbo na tayo ng 28,352. Share ko lang yung mga maintenance and parts na pinapalitan natin sa motor. So, kita-kits tayo doon guys. Alright, so guys, we're here na sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Dito siya sa may 10th Avenue. Ang magandang palatandaan sa kanya, ito, makikita nyo rito, nakalagay naman 10th Avenue, tapos kanto siya ng Nadurata Street. Dala ko na pala yung mga sticker natin sa mga nangihingi, and then may pa-reward tayo na yung first 3 person na makakukuha ng sticker, tatlo dito ay may pirma ko sa likod ng papel. May pirma siya sa likod ng papel. Ang mechanics lang po, para makuha yung 100 pesos through GCash, follow nyo lang sila sa Facebook page nila, yung Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Tapos follow nyo rin syempre yung YouTube natin tsaka Facebook. Send nyo lang sa akin na nakasubscribe kayo sa YouTube. Tapos screenshot lang din na nakafollow kayo sa Facebook. Tapos send nyo sa akin via Messenger sa Sir MJL Facebook page natin. And yun, kung sino yung unang tatlo. Tapos mag-take din pala kayo ng selfie. So bali, 4 things po. Una, follow nyo yung Facebook page nila dito, yung Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Pangalawa, yung Facebook page ng Sir MJL. Yung YouTube natin. Sorry, ang dami ha. Subscribe kayo doon. Na nakasubscribe kayo sa akin. Tapos, yung lastly, take a selfie lang po. Tapos, daan lang po kayo dito. Hingin nyo po yung sticker. Tapos, kung ngayon po, tanong nyo na lang po sa kanila kung meron pa yung may logo. Ay, meron pa yung may pirma ko. Kasi, first 3 lang po eh. So, yun guys. Ayun, salamat sa mga nagsusupport ng channel ko. Ayun, medyo lumalaki na tayo. Mag-aabot na tayo ng 3,000. Dati, nakalam nyo ba, nung sa Tagaytay ride natin, sabi ko nga 37 pa lang nun, pero sobrang saya ko na. Ngayon, nasa almost 3,000 na tayo. Kaya, ayun, small amount pa lang po. Di ba, pag lumaki yung channel, dadagdagan natin yung premyo, tsaka, via online naman para hindi unfair sa iba na hindi makakapunta rito. Pag-usapan natin sa video na to, kung 100% ba dapat natin sundan ang manual, Honda manual. Kasi syempre, alam naman natin ito, gawang Japan, so pinag-aralan maigi ng mga engineering nila and ang company ng Honda. Pero as a personal rider na nagre-ride sa Philippines, applicable ba gayahin yung procedure na tinuturo sa atin ng Honda? So may mga parts ako rito na ito yung mga regular na maagang pinapalitan sa motor. Ito yung isa sa mga importanteng bagay na kailangan nyong ma-maintain, kailangan nyong palitan on time para at least iwas aberya sa kalsada. Una guys, simulan natin sa pinaka-basic na unang ginagawa natin pagbagong bili yung motor natin, sa langis. So, sa change oil po guys, as per Honda, 6,000 km po ang bawat change oil ng fully synthetic. Alam nyo naman yung nabibili natin fully synthetic na Honda oil, di ba? As sa Honda rin mismo na sa kasa, kunyari pumunta kayo ng Guanzon, ang recommended po nila magpalit is 2,000. Iibang mekaniko, 3,000. Pero bakit sa Honda manual natin is 6,000 km? Kaya nga po dito minsan nagkakatalo eh. This is my own personal opinion. Ako po, recommended ko po magpalit kasi ng 3,000 km. Unang-una po kasi sa 3,000 km, at least magagamit nyo yung binayad nyo na fully synthetic sa langis. Hindi kayo nagsasayang na langis, hindi kayo nagsasayang din ng pera. Ilang beses ko naman na po na-try yung every 3,000 ng langis. May mga tao po na nagsasabi na bakit daw mas magaling pa kayo sa mga nag-engineer ng motor, di ba? Bakit mas magaling pa kayo sa Honda? May manual tayong sinusundan. Pero which is, para sa akin ha, hindi siya applicable 100% na sundan. Kasi katulad naman dito sa road condition natin sa Pilipinas, napaka-alikabok, mausok, lubak-lubak yung daan. Tapos minsan, sobrang bigat mo sa motor, salanghap na hangin, madumi. So syempre, nagkakaiba-iba rin po yung experience ng motor. So sa mga nagtatanong po, kasi may mga nagko-comment din sa akin kung kailan daw papapalitan yung ginto. Yung mga nagtatanong po, ito po yung mga basic na common na ginagawa sa mga motor. Unang-una po, nag-start po tayo sa langis. Akin po, ang engine oil natin na Motul, ito yung pinaka-the-best sa akin. Umaabot po ito ng 3,000 km bago ko palitan. Mapa-long ride o mapa-short ride man, 3,000 ko pinapalitan. Ang racing gear oil naman po natin, every other change oil.
Pero iwas po kayo, pag siguro umabot kayo ng 6 months na hindi nyo pinapalitan kasi hindi pa kayo umabot ng 3,000, eh maganda po magpalit na rin kayo kasi minsan natutuyuan po nito kaya mas mapapamahal din po kayo. Magkano lang naman po ito? 120. Ma-available po siya rito sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Pag gusto nyo po magpapalit ng langis, change oil, napadaan kayo rito sa may 10th Ave, may makukuwanan po kayo rito. So pangalawa naman po, pumunta naman tayo sa brake pad. Ito sa akin yung isa sa mga pinaka-importante sa motor na hindi ganong pinapansin. Dito po sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories, lagi po nilang sinisilip yan. Actually, dati di ko pinapansin to. Yung mekaniko na nagsasabi sa akin na, uy, yung brake pad mo manipis na. Tapos, syempre, bago ko palitan, tatanungin ko muna sa kanila kung pwede makita. Sa mga nagtatanong po, gaano po katagal ang buhay ng brake pad? Kung bumili kayo ng bagong motor, aabot po yung stock natin na, yung stock kasi ito, aftermarket ito, Silvestre. Ito po yung gamit ko ngayon sa harap tsaka sa likod ko. Actually, sorry, ito lang, ito po yung gamit ko sa harap. Yung sa likod kasi stock Honda pa rin. Imagine no, 28,000 di pa ako nagpapalit ng brake pad sa likod kasi mostly po sa harap po talaga tayo napapagamit palagi ng brake. Para sa akin po, 60% po lagi ng brake dapat sa likod, 40% sa harap. Pero yung nagtatanong po, ito po, yung stock na Honda po natin, yung buhay po niya, umabot po siya sa akin ng 12,000 kilometer, yung tinakbo ng motor ko, yung odometer ko, bago ko pinalitan ng brake pad sa harap. Tapos ito pong Silvestre, umabot po sa akin ito ng 8,000 to 8,500. Makukuha nyo po ito sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories, free install na rin po ito. So, sa mga maglo-long ride ngayon, long weekend, di ba? 4 days ngayon, walang pasok. So, maganda po, double check nyo muna yung mga brake pad nyo bago kayo bumiyahin na napakalayo. Kasi kakainin yung disc brake. Katulad doon sa disc brake ko. Actually, pangalawang disc brake na natin to, pinalitan na natin yan. Kasi nga, nakakain na nung... Kasi lagi ako naabutan sa kalsada na napupudpud na yung brake pad ko. As in, wala na talaga. As in, flat na yan. Tanggal na yung part na yan. So, pumunta naman po tayo sa pangatlo. Ito po, spark plug. Ito naman, ang spark plug natin guys, ang buhay nito, every 20 to 24,000. Ako po, kung tatanungin nyo, nagpalit po ako ng within 20,000. Actually, sa manual po natin, 12,000 kilometer, pinapapalit na po yung spark plug. Pero yung sa akin, 20,000. Actually, sa ibang kakilala nga, 28,000 eh. Before, may mechanic ko na nagsabi rin sa akin yung ginagawa niya lang sa spark plug. Tinatanggal niya yung kalawang, nililihan niya. Tapos yun, kinakabit niya ulit. So, depende. Ayan. So, nasa inyo po yung choice. Pero as Sir MJL po, ayun po, 20 to 24,000 yung buhay ng ating spark plug. Tapos pumunta naman tayo sa coolant. Itong coolant naman, refill lang kayo palagi. Tapos huwag kayo lalagpas dun sa upper. At least dun sa may linya ng upper, okay lang. Tapos po, every 2 years, kailangan palitan nyo po yung buong coolant nyo after 2 years. Kasi na-expire din po yung coolant. Tsaka at least para sigurado pong malinis. And then yun, wag lang po yung dito sa ilalim patanggal nyo. Patanggal nyo rin po yung mismo sa loob. Magkakonekta po kasi yan eh. Dalawa na lang po natitira. Ang belt. Ito po yung belt natin na umaabot ng 24,000. As per manual, every 12,000 i-check, inspect nyo lang po siya. Tapos 24,000 i-replace nyo na po siya. Normal lang po na may makikita kayong crack dito sa ating belt. Lalo na kung nakastock kayo, sobrang haba po din ng buhay nito. Aabot po ito ng mga 22,000. Ayun nga, up to 24. Ako actually, nagpalit na ako ng 20,000. Kasi nga, akin naman, hindi naman ako nanginginayang kung hindi ko sagarin yung buhay nito kasi 4,000 kilometer lang naman, ano naman kung maaga ka magpalit. Tsaka minsan kasi sinasabay ko na panigpalinis ako ng gilid, pinapalitan ko na rin tong ating belt. And tapos dito naman tayo sa ating air filter. Tuwing kailan po nagpapalit ng air filter? Ang air filter po pinapalitan natin every 12,000 as per Honda. Nagpalit na po ako nito noong 10,000. Depende po kasi sa dumi. So sa air filter po, actually, may mga mekaniko po na sinasabi na iba, hinuhugasan nila to, ilinis lang nila to, tapos papatuyuin, tapos yun, salpak na ulit, hindi nila kailangan palitan. Actually, tama naman din po yun. Kasi yung iba sinasabi, may langis, may oil daw dito. Yung oil po na nakikita nyo sa loob ng ating filter, pag katagalan, diba, madumi, tapos para siyang malagkit, hindi po yun galing sa stock ng ating Honda. Tuyo po to pag binuksan nyo. Yung stock po na nanggagaling na yun, ay nanggagaling po sa ating engine oil. Ayun po yung sabi sa akin ng mekaniko, which is dati hindi ko alam, makala ko talaga pag brand new to, may langis talaga sa loob. Ngayon po wala talaga siya, wala po talaga. So maganda rin po na, ayun, nasha-share ko sa inyo to, kaya masaya po ako na may channel kasi yung mga natututunan ko po, nasha-share ko din sa inyo.
So ito po yung mga importanteng parts na commonly na pinapalitan sa ating motor, lalo na kung aabot kayo ng 20,000 kilometers. Tapos po kung magbe-base naman po kayo sa manual, gusto nyo sundin, ilang naman po, pero kasi iba talaga eh. Maski yung kasa mismo, hindi naman nila 100% sinusunod. So, nasa sa inyo po yan. Pero ito pong ginawa kong video eh, para po mas sana makatulong sa inyo. Experience ko sa 28,000 km na tinakbo namin ni Pixie na sobrang swabe naman ng motor ko. Never pa ako nasiraan sa kasada, never pa ako natirikan. Ano po ang aking ginagawa? Parang preventive maintenance para at least hindi kayo maabutan na aksidente. Tapos hindi naman sobrang aga din magpag-palit ng parts kasi nga may mga kasa na nambubudol. Palitin ka na maaga para lang kumita ng pera, ganyan-ganyan. Kaya dito po ako lagi sa may Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Actually, hindi po ako part owner nitong shop na to. Sobrang trusted ko lang kasi itong shop na to. Napamahal na sa akin itong shop na to. Siyempre, kami ni Pixie, tuwing may adventure kami, malapit o malayo, dito ko talaga laging dinadala sa shop nila Daryl. Daryl po pa kasi pangalan ng owner. Siya po si Isel, associate po ni Daryl. Then, yan, hanapin nyo lang sila dito. Tapos, ayun, ito may mga gulong din sila. Ito may mga Beastar. Share ko lang kasi lagi rin may nagtatanong sa akin sa Beastar update. Ito po yung Beastar natin, nasa 11,000 na po yung tinakbo niya. Siguro po wala pa sa kalahati yung nabawas sa kanya. Actually almost kalahati na rin sa 11,000 na. I think aabot to ng 16,000, 16 to 17,000 yun bago ako magpalit ulit ng gulong. And iniisip ko kung magbe-Beastar ako or tatry ko yung Corsa Cross S or Michelin Anaki. Ayun. Eh meron sila rito mga Beastar, meron silang Corsa Cross, tapos meron din silang Pirelli. Eh meron din silang mga Westlake, Falcon, MRF. Meron din po sila sa shop yung mga panggilid, yung mga aftermarket, ayan. May mga center spring, may mga bola. Oops, baka makalimutan ko pala yung bola pala natin, guys, 17 grams ng JVT. Tapos center spring natin is 1000 RPM by JVT. Meron din po dito 'yon. And lastly, yung mga maintenance sa gilid niyo naman, sa mga nagtatanong, yung mga maintenance sa gilid, katulad ng mga bola, slider piece, madali naman po ma-check nila yan. Yung mga mekaniko, tanong nyo na lang po, magkano lang din naman yan eh. 150 ata ang slider piece eh. Ito rin yung mga commonly na pinapalitan sa ating panggilid. Tapos yun, di ko masabi yung buhay niya kasi depende sa pagmumotor nyo yan eh. Clutch lining nyo, nasa 21,000 ako nung nasa 23,000 ata ako nung nagpalit nung clutch lining. So yun, mahaba rin naman buhay nun. So ito lang po yung mga common na pinapalitan sa motor nyo na nasa tapat natin. If may mga questions po kayo, please do comment down below. Lalagay ko po yung address ng shop na to sa description para where gusto nyo po dalhin sa shop na to. Ayun po, sabihin nyo lang po pala kung pupunta kayo rito na napanood nyo po sa vlog ko para makakuha po kayo na discount. Busy ko sa harap. Ayun po, sayang din kasi yung makikita, yung mga di-discount nyo rito, diba? Parang gasolina nyo rin yun pagpunta rito. So mabait naman po yung owner, if may tanong po kayo, yun, ask nyo lang sila sa page nila. Pag may inquiry kayo, mag-comment, mag-ask lang din kayo. Salamat sa pag-stay tune nyo sa ating video. Sana nakatulong sa inyo yung ginawa kong content. If may mga questions kayo, please do comment down below. Huwag po kayo maya magtanong. And this is Sir MJR. Sobrang thank you po sa lahat na nag-support. Ulitin ko lang, may sticker na tayo sa shop na to. So daan lang kayo. So see you guys on my next vlog. Bye-bye!